So what is up sa inyong lahat mga bro, and welcome back to another video na naman na kung saan bali-balita nga mga bro ang nalalapit na pagre-retiro ni L.A. Tenorio. At bakit nga ba natalo ang Barangay Ginebra sa NLEX Road Warriors matapos nilang tambakan ito ng 28 points? Tarang at pag-usapan natin yan. Pero bago nga lahat ng yan, huwag kalimutang mag-like, comment, share and subscribe. So kahapon nga mga bro, ginanap ang laban ng Barangay Ginebra kontra dito sa NLEX Road Warriors na ginanap sa Dubai Coca-Cola Arena. First quarter pa nga lang ng laro mga bro ay umabante na agad itong Barangay Ginebra sa score na 29-22. Hanggang sa tuluyan na ngang lumayo pa itong kanilang lamang sa 20 points sa second quarter ng laro sa score na 59-39. Pagdating naman sa pag-uumpisa ng third quarter ng laro mga bro, ay dito na nga naitala ng Barangay Ginebra ang pinakamalaki nilang lamang na 28 points mula sa 3-point shot made ni Stanley Pringle with a score of 69-41. Ngunit agad ding nabawi yon ng NLEX Road Warriors at naibaba sa 14 points with a score of 86-72 sa pagtatapos ng quarter na yon. At sa last quarter nga ng laro mga bro, ay dito na nga nakahabol ang NLEX Road Warriors at naitabla ang laban sa score na 100-all sa tulong ng dalawang 3-point shot na magkasunod na pinakawalan ni Pili Panyamogan at ni Poy Eram. At muli namang umabante ang Ginebra sa dalawang free throw ni Justin Brownlee at another 2 free throw muli kay Japheth Aguilar. Ngunit isang nga lang ang nai-convert niya doon upang maging 3 ang kalabangan ng Ginebra, 100-103. Kung nakumpleto nga sana yun ni Japheth Aguilar, ay maaaring sila nga sana ang nanalo sa laban na yon. Ngunit dahil nga doon ay nagkaroon pa ng chance na madala sa overtime game ng NLEX Road Warriors ang laro sa Heroics 3-point shot na ginawa ni Kiefer Abena. At pagtungtong naman sa overtime game mga bro, ay lumamang muli ang Barangay Ginebra with 4 points lead sa score na 111-107. Ngunit dahil sa dalawang magkadikit na 3-point shot ni Pili Panyamogan at Jericho Cruz, ay nakuha na nga nila ang kalamangan sa score na 113-111 na kung saan yun na rin ang naging final score ng laro. Sa dami nga ng naging hero sa side ng NLEX Road Warriors sa laban na yon, ay kapansin-pansin pa rin itong ginawa ni Kiefer Abena na nagtala ng 17 assists at samahan mo pa nga ng 13 points at 7 rebounds. Sa side naman ng Barangay Ginebra ay nasayang naman ang grabing ginawa ni Justin Brownlee na umiscore ng triple-double, 42 points, 20 rebounds, 10 assists at 4 blocks. Ngunit mula nga sa performance na yon ni Justin Brownlee, ayon sa PBAologist na si Fidel Mangonon III, ay si Justin Brownlee ang kauna-unahang gumawa ng 40-20-10 statistical points game in the PBA. Sa ngayon nga ay mayroon ng 4-1 win-loss record ang NLEX Road Warriors, samantalang ang Barangay Ginebra naman ay 1-2 win-loss record. At after nga ng laban na yun mga bro, ay kumalat naman ang balitang after next season nga daw ng PBA ay magre-retiro na itong si L.A. Tenorio na sinigundahan din ng isang PBA insider. Kaya asahan nga na maaaring another guard ang kukuhanin ng Barangay Ginebra para sa darating na PBA Rookie Draft 2019. At sa aking palagay nga mga bro, kung totoo man ito, ay pwede nilang kuhanin itong binansagang kambal ni Jimmy Alapag na si Jason Brickman upang maging kapalit ni L.A. Tenorio at bilang katandem naman ni Stanley Pringle. At kung kayo naman ang tatanungin mga bro, sinong rookie ang pwedeng kuhanin ng Barangay Ginebra upang maging kapalit ni L.A. Tenorio kung matuloy man ang pagre-retiro nito pagkatapos ng susunod na season ng PBA?
Comment your opinion, mga bro. This is Sports TV.